So, hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Ako nga po pala si Raymond C. Butler. At kung bago ka lang sa aking channel, please do subscribe and click the notification bell para updated ka sa aking mga susunod na video. So, ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung paano mga basic na pag-aalaga sa ating mga hamster. Unang-una, hindi din ako dito expert. Di rin ako nagmamarunong. Balit, para sa mga gustong mag-alaga ng hamster, mga beginner, dati ganito din ako. So, hindi ko din alam kung paano mag-alaga ng hamster. So, nagre-research ako, tapos nagbabasa sa mga groups sa Facebook, dahil mahirap pala sa totoo lang ang pag-aalaga ng hamster. Hindi lang sa pag-aalaga, kundi rin sa kung paano sila alagaan at pakainin sila. Para i-share natin at malaman natin kung paano nga ba mag-alaga ng hamster for beginner. So ito guys, nabasa ko lang din dito sa aking pag-research. Dati ganito din ako, yung parang hindi ko din alam kung paano gawin, kung paano alagaan. So ngayon, ituturo ko naman sa inyo kung ano yung mga na-research ko, mga nabasa ko, mga nalaman ko. Ayan. Unang-una. Unang-una, alamin muna natin kung ano nga bang mga hamster, kung ano mga breeding nila, kung ano yung mga pangalan nila. Ayan. Unang-una, yung Syrian hamster. Hamster or TBH, and Golden Hamster has GH and GH at TBH. Pangalawa, yung Campbell Dwarf Hamster o mas kilalang CDH. Ayan. Winter White Hamster, WW. Ayan. Roborovsky Hamster and Chinese Hamster. Ayan. May lima tayo. Ayan, ano nga ba mga kailangan ng hamster natin guys? Bali, syempre, lagayan or bahay guys. Hindi yan mawawala pagka nag-aalaga ka. Syempre, may bahay, di ba guys? Bali, yung una, yung cage. Syempre, cage. May cage ka or DIY storage box or bin. Ayan, ganito. Pwede to pang ano, pang breeding. Pwede yan. Aquarium, yan. Para makita yung hamster mo at ma-monitor. Ayan. And just make sure na matatakpan ng maayos ang lagayan to avoid rat attack or kung ano pa man guys. Pusa. Ayan. Lagi ako nabibiktima sa pusa. The bigger the enclosure, the better. Mas magiging masaya po si Hami pag malaki na. Malaki at malawak tinatakpan niya. Ikaw kaya patirahin sa maliit na bahay kung okay lang sa'yo. Diba? Beddings. Ayan. Beddings guys. Local or kusot. Paluchina. Meaning walang alikabok. Kapag kasi na-inhale nila yon, magkakasakit sila or mapupuwing. That leads to eye infections. Paano mag-bistay? Ayan. Salain. Salain mo gamit ang strainer. Tissue and plain paper beddings. Good din naman as beddings pero hindi absorbent. Mabilis mabasa. Avoid newspaper and papel na may print ink contain chemicals that can be hazardous. Ayan, hazardous guys. Bali, magkakasakit sila kapag mayroong
guys, bawal na bawal pala yun. Bali, lagi, dati, nung unang-una kong nag-aalaga, ayan, ginagawa ko, nilalagyan ko lang sila ng papel. Tapos, hindi ko alam na may ink. Ayan, nilalagay ko, bawal na bawal pala yun. Ayan, yung needs. Tapos, siyempre, may water bottle or water bowl. I do not recommend water bowl, just be careful when using it, baka manunod ang hamster. Ayan. Pero sa ano naman, if ever kung wala talaga, pwede naman, basta lagyan nyo lang na ano, konti, pwede. Ayan, konti. Ayan yung pagkain naman. Ayan yung mga pwedeng pakain sa ano, sa hamster. Agibis, Doblado, Integra, GMP3, Subflower, etc. No, yung mga branded naman, Jolly Fulvid, Wesley, Vitacraft. Ayan. Treats, hindi pwede everyday. Ayan. Although may mga kefirs, feeders na ito pinapakain everyday. Is wrong. May mga nag-insist pa nga na okay naman daw mga hami nila, kesyo matataba naman at ganda ang fur daw. Oo, sa ngayon okay pa sila, hindi pa kasi nakikita result nung pinapakain sa kanila, pero sana naman huwag na hintayin na may mangyari sa kanila dahil sa pagkain ng hindi tama. Sunflowers need serve as treats, 2-3 pieces or bibigay 2-3 times a week. And sa sunflowers daw guys, serve as treats, 2-3 pieces or bibigay 2-3 times, 2-3 times or week, a week. Mataas ang oil fat content ng sunflower seeds, which is hindi healthy. Too much sunflower seeds. Ayan, pagka too much nasobrahan sa sunflower, maaari itong makalbo, excessive weight, or magiging siya ng excessive weight, diarrhea because of vitamin C level, ayan. Sudden weight loss, ayan. Mataas ang protein content, kaya maaari din sila makalbo at magka-problema sa liver. Fruits and vegetables 2-3 times a week. Baka magka-wet tail sila pag nasobrahan ng pots or kulay. Di ba nga lahat ng sobra ang masama? Ayan, toys para maging masaya naman sila. Hamster wheel needed lalo pag maliit ang cage mo. Sunbath. Ayan, Jolly, Sunbath, Sunbee, Veggie, etc. Ayan, yung mga branded na. Oh, pwede din ano, DIY buhangin. Is this safe for us hamster? Yes, kung gagawin mo ang tamang procedure. Ayan. Kuha kang buhangin. Pistayin mo, salain gamit ang strainer. And pwede din lutuin, pwede i-bake or sa kawali para mamatay mga mites or mga insekto na nandun. Paano gamitin ang sunbath? Lagay mo lang sa Tupperware na maliit tsaka enough para makyat ang hami mo. Enough din para magkasyaka siya. Lagay mo sa cage nila, sila na bahala maligo doon. Alisin lang after 22-30 minutes para magamit pa ulit. Ginagawa kasi nila poop tray. Ayan. So ayun guys, and that's it for today's video. Sana may napulot kayo at pwede nyo ito i-share para naman sa mga hindi pa marunong mag-alaga or mga hindi pa nakakaalam, pwede nyo i-share. Ayan, para naman the more the merrier. Ayan, para lahat tayo malaman kung paano nga ba mag-alaga. So,
ako din ganun din, nagsisimula din sa una na hindi ko alam. Ayan, may mga kaibigan or may mga nagsabi lang din sa akin, kaya naman gusto ko rin i-share sa inyo. And ayan, sa mga bago at hindi pa naka-subscribe sa aking channel, guys, please do subscribe and click the notification bell para updated ka sa aking susunod na vlog. And thank you, guys.